In celebration of the World Breastfeeding Week, this first week of August, sasagot ako sa mga isa sa tanong sa aking breastfeeding series videos. Doc, may video po ba kayo ng tamang posisyon sa pag-breastfeeding? Natatakot kasi kami baka mamaya mapunta sa baga niya ang gatas. Hello, kamusta po kayo? I'm Dr. Jeline, aka your tita doctora. Okay, in this video, pag-uusapan natin ang common breastfeeding positions. Pero bago tayo dumako dyan, I need to make sure na alam po natin what is a good or correct attachment during breastfeeding. There are two ways on how to attach your baby during breastfeeding. First is the baby-led approach. Ito yung hinahayaan natin si baby to reach for your nipple or breast by their instinct. Kailangan lang po comfortable si mommy sa pagsandal and then idadapa po natin si baby sa inyong dibdib at hayaan po natin siya na hanapin ang inyong nipple or your breast for their attachment. The second and the most common approach is the mother-led approach. Ito po yung tutulungan natin si baby para magkaroon ng good attachment during breastfeeding. Ilapit lang si baby sa inyong breast, kapantay ng kanyang nose ang inyong nipple, at buksan po ang kanyang bibig wide open. Ang kanyang ilalim na labi or baba ay pwede pong idikit sa bandang ibaba po ng inyong breast at ipasok niyo po ang nipple at areola inside the roof ng mouth ni baby or sa palate. Now, kailan natin masasabing maganda or correct ang attachment ni baby during breastfeeding? A correct attachment during breastfeeding looks like this. So, kung mapapansin niyo po, wide open ang mouth ni baby, the lips are curved outward, the nipple and majority of the areola, especially po yung lower part ng areola, ay nasa sock ni baby. Kung mapapansin nyo, ang nipple and majority of the areola is deep within the mouth of the baby or tumatama dun sa hard and soft palate niya. So, mas marami pong ducts ang nasa sock ni baby, mas maraming milk ang lumalabas. Also, during correct attachment, maririnig po natin ang swallowing ni baby. Dito, comfortable and walang pain na nararamdaman si mommy. Ito naman ang incorrect attachment. So, kung mapapansin nyo, si baby ay nipple lang ni mommy ang sinasock niya. Hindi na ma-maximize ang pagsock even sa areola or dun sa mga ducts ng mammary glands. Kapag nipple lang ang sinasock ni baby, dito mas madalas nagkakaroon ng soreness or pananakit ng nipples ni mommy. Meaning, incorrect ang attachment. So, nagkakaroon din ng chances na maging unsuccessful ang breastfeeding. Kaya't mahalagang pag-aralan natin at let's make sure na correct ang attachment ng ating baby during our breastfeeding. Ngayon, dumako naman tayo sa common breastfeeding position. Una na dyan, ang cradle hold. Ito ang pinaka-common breastfeeding position. Uupo lamang po si mommy sa kanyang comfortable na position and isusupport niya yung arm niya. Pwede pong gumamit ng unan and then si baby ay itatapat sa breast. Make sure lang po na yung chest niya ay nakaharap din sa chest niyo para hindi ma-strain yung neck ni baby. Next is the cross cradle hold. Ito ay makakatulong sa mga mothers na nagsisimula pa lang mag-breastfeeding dahil inaalaw nito na ma-control ni mommy ang kanyang ulo, especially sa pag-attach ni baby sa kanyang breast. At ito rin ang opposite ng cradle hold. Maaaring nyo din pong gamitin ang kabilang kamay para suportahan ang breast nyo. Next is the football hold. Kung nakakaranas kayo, mga mommy, ng breast engorgement or sore nipple, itong position na ito ay maaaring makatulong to empty the ducts sa ilalim na parte ng inyong breast. Hawakan lang po si baby sa inyong tabi or under your arms at iharap ang kanyang mukha sa inyong breast. Maaaring nyo pong gamitin ang kabilang kamay to support your breast. Ito pong position na ito ay makakatulong sa mga cesarean section at may mga twin babies. Ito naman ay ang side-lying position. Kung mas comfortable po ikaw or ang inyong baby nang nakahiga, this is the best position. Itabi lamang si baby sa inyo, iharap si baby sa inyong breast, and make sure to support your back. Maaari nyo din pong lagyan ng pillow or support yung back or head ni baby para din po medyo elevated siya at hindi masamit. At i-check lang din po natin na hindi na-obstruct ang nose ni baby during breastfeeding dahil sila ay obligate nose breather or sa ilong lang nila kayang huminga. Kung si baby naman ay nahihirapang mag-latch or restless, this is the best calming position na pwede nyo pong i-try, ang reclining position. Ayan, support your back with a pillow at idapa si baby sa inyong chest. Usually, ito yung unang posisyon na ginagawa natin sa unang yakap or pagkapanganak. Kung natatakot po tayo na masamid si baby during this breastfeeding positions,
pwede po natin i-elevate din ang head ni baby at make sure lang po na every after feeding ay pinapa-burp natin si baby or idinadapa natin or more tummy time para din maiwasan ang milk regurgitation or reflux. Since ang mga newborn babies ay naturally obligate nose breather, ibig sabihin nito sa ilong lang nila kayang huminga. Hindi nila kayang huminga sa bibig. So just make sure po na hindi na o-obstruct ang kanilang nose during breastfeeding. Ayan, hopefully po nasagot ko ang katanungan sa mga tamang posisyon ng breastfeeding. Follow me for more pedi-related videos and please also subscribe to my other social media accounts. Thank you!